Hello po mga kamanok at welcome po sa isa na namang question and answer na talakayan sa Technovet Talks with Doc June, brought to you by Technovet. Ako po si Apple at kasama natin ngayon ang ating residenting veterinaryo, si Doc June. Magandang araw po, Doc June! Magandang araw din naman sa iyo. Kumusta po kayo? Naku, mabuti. Maski na mayroon ngayong pandemic. Pero mag-iingat lang, mag-iingat lang. Tama po yun. Ang ating tanong sa araw na ito ay paano masisiguro ang tamang temperatura upang ang alagang manok ay lumaki ng maayos? Ang pinaka-tama talaga dyan, shoot na sagot, dyan, ang best gauge is the behavior of the chicks. Kasi nag-iiba ang mga rekomendasyon, nagka-kusino-sino, kanya-kanyang rekomendasyon niya. Ngayon, ang problema is kung nasaan lugar ka. Pangalawa, kung nasira heater mo, mahirap na yung kunin. So, ang pinaka-de-best, yung behavior na lang nasisiw. First things first, kung may schedule kang darating nasisiw, kailangan preparado ka rin. Naka-prepare yung feeders mo, naka-prepare yung waterers. Para hindi na kayo matasaranta pagdating nasisiw. Dahil kung 10,000, 20,000 yan, daming kahon yun. Mm-hmm. Usually, ang ginagawa niyan, kung mayroon kang parating na sisiw, dalawa lang ang kailangan niyan. Heat source mo, at saka tubig. Saka yung mga papel. Usually, dyaryo na alagay eh. Para doon nilagay muna yung mga kuhan, mga feet. Usually, in-scatter muna yan ilang days. Kasi hindi pa marunong masyado yan tumuka. Mag-aaral na pa naman sila. At any rate, pagdating nila, i-harden mo muna sila, meaning, ilalagay mo muna sa isang corner na comfortable sila, hindi mo lalabas sa kahon. After a while, 1 hour, medyo kuha na sila sa environment, harden na sila yon. Lalabas mo na yun. Mm-hmm. Ang waterers muna. I-recap ko lang na may guard yun. Otherwise, malulunod sila dahil pupunta lahat yun doon sa tubig kung walang guard. Ang guard niyan, usually wire guards, whatever. Mm-hmm. Medyo available naman yun sa mga poultry supply. Hindi masyado kakain yan. Wala mo nang kanya. Anyway, it's worth mentioning that the yolk of the chicks, no, can sustain them for 3 days na walang kain-kain. Yan ang function eh, ng yolk. So, mm-hmm, kung nagbiyahe ka, 3 days okay pa sila. At any rate, malalaman mo kung komportable sila kapag maingay sila ng gusto, check mo. Pag medyo tahimik sila, komportable yon. Pero pag maingay ng gusto, either nainitan, usually nainitan, o kaya nalalamigan, yung extreme. So, ganun ang aabangan mo. Mm-hmm. Kasi, I don't have to emphasize, no, the importance of brooding. It can make or break you. Pag napagagaling ng brooder man mo, ang galing ng kwan mo. Ano na, pagkatapos niyan eh, mag-grow ka na, wala kwan, going through the motion na lang yun. Pero ang kwan yan, ang critical is the brooding period. So, anong ibig niyo sabihin ng brooding? Brooding, pag-deliver sa'yo, yun, up to broilers, titingnan mo. Usually sa layers,
ano, so usually sa broilers, days lang naman kasi sila eh. Mm-hmm. Titingnan mo lang. Behavior din naman. Behavior nila ang titingnan mo. Pag nakita mo sa kanila, I mean, makikita yun ng poultry man, ng brooder man mo. Pag nakita nila, gagawa sila ng necessary adjustment. Sila lang talaga eh. Yung gauge mo dyan, wala nang iba. Pag comfortable naman sila, tahimik yun. So, ang brooding po ba yung time na pag-deliver sa inyo ng chicks hanggang... Deliver na po. At saka kung sa broilers, ilang days. Weeks yun. Mga one week, gano'n. Depende. Okay. Kapag ang gauge niyan, titingnan mo kung nagbalahibo na. Okay. Nagbawa mag-inaw. Mm-hmm. Titingnan mo kung mag-inaw ang panahon. Pag nagbalahibo na siya, tsaka kaya na niya, yung ibang mayabang na siya. Mm-hmm. Ngayon, pag mainit, napakadali nilang kunin eh. Behavioral kasi eh. Pag mainit, away from the source of heat. Nandun yan, sa pinakamalayo. Uh-huh. Sa brooding pad mo, no, nandun sila. Tapos nag-iipon-ipon pati. Kasi malamig, mag-inaw, kailangan din nila ng heat. Nag-iipon-ipon sila mga sisiw. Mm-hmm. Ngayon, nag-iipon-ipon eh. Iba yung ipon-ipon na nasa gitna dahil drafty yun, yung ibig sabihin. Tingnan mo ang source of wind mo. Baka masyadong marami, malamig ang mahangin na pumapasok. Mm-hmm. O, talaga, ano, pag tingin mo niyan, behavioral na talaga siya. Silang bin ang the best na magsasabi sa'yo, oy, comfortable na ako, okay na ako. Mm-hmm. Pero a while, kakain ng konti, pero iinom sila. Kaya, halimbawa, nagbiyahe sila ng kuhan. 6 hours. Kaya ganoon, nagbiyahe sila ng 6 hours. I-harden muna. Otherwise, nako, pag nandun sila sa tubig, magpapakamatay na lang yun doon. usually, sa malalaking commercial farms, may mga brooder sila. Gas na ngayon. Pero kung sa whatever, kung nasaan ka, isa lang naman ang kailangan nila. Required heat. Usually, doon sa poultry house, lampas tao yung pagitan ng flooring at saka yung floor na mismo. Ang kuha ng iba, naglalagay sila ng iba doon sa floor. Floor na talaga mismo sa lupa, whatever. Yun ang kukunin nila, sisindihan. Ayos na ayos yun. Wala ka pang masyadong gastos sa kuryente. Ngayon, kung nasa commercial grid ka, ayaw mo yung mga ganon, o sige, pwede naman yun. Bibili ka ng brooder equipment, may heat sila. Hindi ba yung fire hazard yung magsunog ng ipa? Hindi naman. Dahil ano, pupunta lang naman sa taas yun, yung puso. Pupunta lang sa taas. At saka may mababantay. Yun yung kailangan, yung bantay, may magbabantay. Lagi may bantay yun. Mataas masyado yan dahil pwede makalagan isang tao na nakatayo. May space. Usually ganun yan. Kung malaki kang farm na medyo nagtitipid ka, yan ang pinakamaganda din. Magkano na ang nalangang ipa? Kung tawagin niya rice hulls. Ayaw nga yan ng mga milling. Rice milling na kumpanya dahil wala na yan eh, wala nang board sa kanila na yun. Usually, pag hiningi mo, ibibigay nila yon dahil nakalipre na sila sa pag-dispose. So, natakil natin yung heat at saka tubig. Yun ang tinaralan nila. Mm-hmm. Pag mag-inaw, kailangan ng heat at kung mainit naman
kailangan ang tubig ay readily available. No, lagi rin din yan. Ever-present yun, ng tubig. Bala na siya kung pupunta siya doon. Kaya lang, of course, guarded yun. May mga guard yun. Wild guards or something. Para maski na gusto pumasok, hindi siya makakapasok. Dahil malulunod sila. Dahil malulunod sila. Mm-hmm. At kailangan hindi naaarawan, di po ba? Yung tubig. Dahil maski na buhaw yan, hindi yan pupunta doon, naniinitan. Mm-hmm. O kaya maglaan yan doon, dahil nauhaw, wala na. Saka pag inom niya na mainit, hindi na inom. Kulikan din yan. Ano po bang dapat idagdag sa tubig? Usually, naglalagay ka ng antibiotic. Mm-hmm. Doon naglalagay ng antibiotic. Para for whatever variable galing sa hatcher, no? Hatchery. Mm-hmm. Kung ano naman infection doon, kung meron, hindi natin alam yun. Mm-hmm. Maagapan siya. Kasi yung may tubig yun, may antibiotic yung tubig na dinigay sa kanya. Okay. Sige, meron pa po ba kayong ibang gusto idagdag tungkol sa pag-maintain ng proper temperature? Hindi ka magkakamali kapag periodic ang punta mo doon, palagi ka nagpupunta, titingnan mo ang behavior. Okay. At ang pinakamagaling mong tao, ilagay mo doon. Mm-hmm. Dahil doon siya kailangan. Okay. Ah. Okay. So, sa broiler po yan, di ba? Broiler. Sa ready-to-lay? Sa ready-to-lay, wala na mga brooding-brooding yan. Pagdating sa content rest lang yan, layer mask agad. Wala na. Okay. So, hindi... Hindi na nila kailangan ng pailaw hindi na sila gigilawin. Unless talagang babagyo. Mm-hmm. Okay. So, maraming salamat po, Doc June, sa pagsagot ninyo sa ating tanong ngayong araw na to. At sa ating mga kamanok, magpadala lang po kayo ng PM sa aming Facebook page kung gusto po ninyong mag-order ng Zyphyll na siyang probiotic na may enzymes at vitamins na idadagdag po ninyo sa tubig. So hanggang sa susunod na Q&A, ito po si Apple at si Doc June signing off.